Kayo po ba ay familiar sa isa sa mga SOCMED app na tinatawag na TikTok? Hello? Dito po, are you familiar with TikTok? Very good. Tamo, sa edad nila, nagti-TikTok. Dito po, alam niyo po ba yung TikTok? Especially yung mga bagets. Dito po, sister, nagti-TikTok ba kayo? Ah, hindi. Subukan nyo. Anyway, my dear friends, isa ngayon sa, as far as I'm concerned, isa ngayon sa mga laging laman ng TikTok, as far as my phone is concerned, ay yung rhinoplasty. Yung nagpapatangos po ng ilong. Rhinoplasty. Yung dating pango, pag nagpa-rhinoplasty, after how many weeks, ay nagiging matangos ang ilong. At nakakamangha dahil ang nadudulot ng pagtangos ng ilong ay kakaibang itsura na. Kakaibang sila na. At ito po yung trending ngayon. Before, it is only in Thailand and Singapore. Now, it's the Philippines that is very popular with rhinoplasty. I have nothing against their point of having their nose enhanced, but tayo po sa ating pananampalataya ay tinuturuan tayo na maging contented sa kung ano yung bigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? But, in science, kung makakadagdag yan ng self-boost, self-esteem, I hope it will, why not? Kung makakadagdag ng self, lalo ngayon po after pandemic, ang dami mga batang depressed, at madaming because of depression, ang baba ng tingin nila sa kanilang sarili. So, what would make them feel good is to enhance something. Sa hair, hair color, no? And those stuff. My dear friends, ngayong Sunday, ngayong kapistahan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, meron ding pagpapanibagong nagaganap na binabanggit sa mabuting balita at sa unang pagbasa. At ito nga po yung transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo. Trans means change, figure, yung itsura, yung hugis. So, nagbagong anyo ang ating Panginoon. Tatlong bagay, mga kapatid, ang ibinabahagi sa atin ng kapistahan ngayon. Una, ang transfiguration ay isang foretaste. Ito ay palasap. Ito ay patikim sa kung ano yung mangyayari kay Jesus later on. Later on, doon sa part ng kanyang buhay bilang mananakop natin. So, magniningning siya. Ito yung pagkapakita na pag nagawa niya yung kanyang tungkulin, ang kanyang misyon, siya ay magniningning. That's number one. Number two, narinig naman natin na ang Diyos Ama mismo ang nagsalita na si Jesus ang kanyang pinakamamahal na anak at labis niyang kinalulugdan. Ergo, ang ibig sabihin niyan ay ang Diyos Ama na mismo ang nagdedeklara. Ang Diyos Ama na mismo ang naghahayag na si Jesus ang ating mananakop, na si Jesus ang kanyang bugtong na anak. Be cautious that ang ginamit na salita, yung adjective na ginamit ay pinakamamahal kong anak. Superlative yun, di ba? Tama ba ako, ma'am? Filipino teacher? Oo. Superlative, di ba? Pinakamamahal. At yung susunod ay labis kong kinalulugdan. Another superlative. Di ba, ma'am? Oo, di ba? I remember my Filipino. Mga kapatid, ibig sabihin lang talaga noon ay inaangat ng Diyos Ama ang kanyang anak. Binibigyan ng emphasis ng Diyos Ama na ito ang anak ko. Pinakamamahal ko siya. Sapagkat ang Diyos Ama at Diyos Anak ay iisa. Very good. Number three, mayroong bilin sa atin ng Diyos Ama. At ano yon? Sa dulo, are you listening? Hello? Ang nasa dulo ay sinasabi ng Diyos Ama, pakinggan ninyo siya.
Bakit nagbilin ang Diyos Ama na pakinggan natin si Jesus? Ano pa yung nangyari kay Jesus? Nagbagong anyo, di ba? Ang pagbabagong anyo ni Jesus, mga kapatid, ay isang paanyaya sa ating lahat na tayong mga mananampalataya ay tubulad kay Jesus. Dinadala tayo ng pagdiriwang ngayon, ng kapistahan ngayon, upang tayo ay mag-aspire, mag-hope, mangarap ng isang bagong puso. Sapagkat sa puso, kinakailangan magsimula ang pagbabago. Hello. Very good. Kasi mahalaga yun, mga kapatid, yung pagbabago ng puso, change of heart. I hope and I pray na yung nagpatakos ng ilong from pango, sorry for the term, yung flat nose ay naging matangos, ay hindi lang sa tumigil magpaganda, magpa-enhance ng katawan, kundi ang i-aspire ay ang pagbabago ng puso. The change of heart. Sapagkat yung pagbabago ng puso, ito ang magdadala sa atin para tayo magningning sa paningin ng ating Panginoon. It doesn't matter kung hindi tayo magningning sa mata ng ating kapwa-tao. Ang mahalaga, yung ating aspiration, yung ating hope, yung ating prayer, yung ating wish, na tayo po ay magningning sa mata ng ating Panginoon. At ang pagniningning na yan ay magaganap lamang. Papaano? Tanong ninyo. Hindi ako convinced. Tanong ninyo. Very good. Yung sinasabi ng Diyos Ama, pakinggan ninyo siya. Diba ang dali? Huwag nating pahirapan yung buhay natin. Madaling-madali lang yan. So, para tayo magningning, bago tayo mag-shine, ano ang requirement? Sinasabi ng Diyos Ama sa huling linya ng Ebanghelyo ngayon, pakinggan ninyo siya. And at this very moment, my dear friends, ay ginagawa na ninyo ang pakikinig. The first part of the Mass is the liturgy of the Word. Word. Kaninong Word? Word ni Jesus. Kaya nga po, nakikinig kayo ngayon. Habang kayo nakikinig, expect and hope it will lead us to change. Kaya palakpakan po natin yung ating mga sarili. You might not be aware. Sisimba ako. Sisimba. Okay. Pero ngayon, binibigyan tayo ng awareness ng ating inang simba na po, oh, hindi lang yun basta simba. Sa pagdiriwang ngayon natin ng Transfiguration of the Lord Jesus Christ is pinapaabot sa atin na yung pagsimba nyo dito ay hindi lang uupo kayo dyan. Ito yung first part, liturgy of the Word. Ito yung sinasabi ng Diyos Ama. Pakinggan nyo siya. Makinig tayo. Nakikinig po ba kayo? Hindi ko marinig. Very good. At sana yung pakikinig po ninyo ay magdala sa ating lahat patungo sa isang buhay. Buhay ng pagpapanibago. Life of change. Kaya nga po, pag tayo nagbago ng buhay, tayo po ay magniningning sa paningin ng ating Panginoong si Jesus Cristo. At mamaya, ay pipila kayong lahat at tatanggap kay Jesus. At pag tinanggap natin si Jesus, nasa atin siya. Kaya kung siseryosohin natin ng misa, mga kapatid, binubusog tayo ni Jesus ng kanyang salita. Binubusog tayo ni Jesus ng kanyang katawan at dugo. Ano pa ang maireklamo natin dyan? Wala na. Ang gagawin na lang dapat natin dyan ay paglabas ng simbahang ito ay isa buhay natin, yung napakinggan natin at yung ating tinanggap. Na walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesus Cristo. Ang sabi ng ating Panginoon ay, let Him shine through us. Ewan ko, yung umuwi ako ng last December and January, ito din yung temang napunta sa akin. No? Diba? Konsihala? Oo, diba? Kilala ko si Konsihala. Na, it is not just receiving Jesus Christ. The challenge is after the Mass, when we go out, our responsibility is to let Jesus shine in us. If we have Jesus in us, it is but fitting and proper na ang gawin natin susunod na hakbang ay
ipakilala si Jesus sa lahat ng mga taong makakasalamuhan natin. You don't have to preach. You don't have to have the ability to speak fluently. Anong hinihingi sa atin ng Panginoon? Pagsasabuhay ng pananampalataya. Papagniningi natin ng ating Panginoon through our acts, through our behavior. Halimbawa, pag uwi nyo, kung mangyayari ha, hindi ako nagpe-predict, kung makikita mo yung matagal mo nang di nakikita ang kaibigan, dahil nagkasama ang kayo ng loob, and you smile at him or at her, that is heavenly. Mararamdaman mo yan eh, na what led you to greet somebody na nakasama mo ng loob? And the force that led you to do that is Jesus Christ. That is a change of heart. Kung pag-uwi nyo mamaya, nagluto kayo ng sinigang na buto-buto, naalala nyo, gugutom tuloy ako, naalala nyo yung inyong bienan na matagal mo nang hindi kinikibo, lalagasamaan kayo ng loob. But, while cooking, you thought of, oy, sabi ni Father Al sa Ebanghelyo, gawin yung pinagagawa, inarinig natin. At binigyan mo siya ng isang mangkok na sinigang na buto-buto. That is heavenly. That is a change of heart. Yung mag-move ka lang, yung mag-intend ka lang na, I wanna give this to my bienan, that is change of heart already. At sana, idasal natin na magtuloy-tuloy yan, na patuloy nating gawin yung nararapat na turo ng ating Panginoon. Mga kapatid, let us all have Jesus shine in us. Papagningningin natin ang ating Panginoon through our behavior, through our actions. We don't have to memorize the Bible. If you could memorize, go. But the most important thing is live, practice, isabuhay ang salita ng Diyos. Very simple lang. Yung matuto lang tayong mag-sorry. Sorry po. Yung matuto tayong, pare, okay na sa akin yan. Kalimutan na natin yan. That is heavenly. That is a change of heart. At lahat po tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magningning. And I hope and I pray, my dear friends, that we are to continuously asking Jesus to touch our hearts so that we could all be instruments of His love, mercy, and compassion. When we do that, we let Him shine. The same token na tayo din po ay nagniningning sa paningin ng ating Panginoon. Amen.